Mga kabisnes naming minamahal, makikisulo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Umari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Carriaga Mixed Vlog. Alminda Carriaga Mixed Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Mga kabisnes, pakisuportahan po natin si Alminda Mixed Vlog. Ayan, makikisuyo po, suportahan natin Alminda Mixed Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Yun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga kabisnes. God bless sa ating lahat. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog. Nagsasabi pong bumabati sa inyo ng magandang gabi around Middle East. Magandang umaga o magandang hapon dyan sa atin sa Pilipinas. So, panibagong reaction video po natin, mga kabisnes, mga kapapi. dito nga tungkol kaila Vera at saka si Lito. Bago natin umpisa ng ating reaction video, gusto ko lang pong humingi ng konting support po sa inyo kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel. Baka pwede pong pakipindot ng subscribe dyan at ang notification bell para updated po tayo lahat sa aking ina-upload na video reaction dito sa Kabusiness Official at Papa Dins TV. So, yun lang nga mga kabusiness, itong paglalakbay nila kabusiness ay papunta itong Kayla kasi nga nag-worry sila dito kay Kayla kasi lumalaki nga yung chan ni Kayla. So, supposedly na sunduin nila si Kayla. So, on the way sila na naglalakbay, papunta nila Kayla at napansin nitong si Bornok na si Ate Vera ay nangangalakal yan sa tabing kalsada. So, parang hindi kumbinsido si Kabusiness kasi ang alam ni Kabusiness na sa Tarlac sila Vera at Lito. So, binalikan nila ito, pinabalik ni Kabusiness yung van kung saan doon si Vera. Ayon doon kay Kabusiness, aya, pilit pa itong magtago si Vera sa ano, kumbaga nagtago pa siya para hindi siya makita. Nakita din naman siya nila Kabusiness na siya nga talaga yun, confirm siya nga talaga yun. So nilapitan siya ni Mrs. Kabusiness at saka Mr. Kabusiness, bakit nga ginawa nila yung ganon na nangangalakal at saka si Lito do ay namamalimos. So mga Kabusiness, hindi naman po natin pwedeng sabihin na sa negosyo mong iyon, doon mo lahat kukunin yung bayad mo sa bill. So, sa maliit lang tindahan na katulad ng sari-sari store, hindi po yun sapat sa pambayad mo ng every month na bill. Katulad ng upa ng bahay, tubig at kuryente. Siyempre, pagkukunin po doon sa maliit na tindahan na yun, talagang mapupudpud siya. Kumbaga, mabankrupt. Kasi sa alam naman po natin na sa panahon ngayon ay upa ng bahay, kung wala kang talagang atirahan, wala kang bahay, edi mapilitan kang upa ng bahay. Kaya kaya siguro parang hindi umabante yung ano nila Vera, yung pagtitinda nila noon dahil nga sa ganun na syempre pag doon kasi kukunin natin lahat mga kabusiness, ano mga kapapi, doon sa maliit na sari-sari store na yon ay talagang hindi po talaga yon aabante.
lalo na't kukunin mo lahat dyan. Pang-araw-araw niyong pagkain, bayad sa bahay, bayad sa kuryente, at bayad sa tubig. Talagang hindi mo talaga parang hindi mo mahahabol yung ganun kung halimbawa doon mo kukunin lahat sa tinda, sa sari-sari sa store na maliit na yun, ang iyong mga bills para sa pagbabayad para sa iyong mga bills. So, alam naman po natin kahit tayo kung nasubukan natin na magkaroon ng tindahan na ganyan ay mahirap din. Di ba mga ka-business, mga ka-papi? So, ito sa side ni Ate Vera, parang hindi siya pumunta dumiretso dito sa bahay ni ka-business. Kayo nga, gawa nga, nahiya na daw talaga siya kasi nababasa siguro niya yung yung mga comment ng ating mga kababayan na maraming negative comments. Yung parang nakakasakit na ng damdamin kasi kung minsan mag-comments, di ba? Hindi naman siguro kasalanan nila ang hindi pa sila umasenso ngayon at lagi silang, hindi laging hunas. Mayroon din taob, di ba? Sabi natin na ganun. So, sa kung minsan kasi sa pagko-comment natin, doon kasi yung nasasaktan yung tao sa mga pagko-comment natin. Alam po naman natin yan na talagang dito kala Lito at Vera, ang dami talagang nambabash sa kanila. Kaya siguro parang inanon na rin ni Vera na yung bang instead pumunta dito, pumunta doon kala Mr. and Mrs. Kabusiness sa bahay ng Kabusiness, ang ginawa nila, nagpalaboy sila diyan sa ano sa kalsada na humihingi ng kaunting tulong. Yung bang namamalimos si Kuya Lito tapos siya na nangangalakal. Para kasi syempre sila Vera kasi hindi na sila iba kila Mr. Kabusiness. Kumbaga parang pamilya na nila ito talagang tinuring kaya hindi nila natiis nung nakita ni Bornok na si Ate Vera nga yun at si confirm nga talaga ay siya yun. Parang nadurog yung puso ni Mr. Kabusiness doon kasi alam naman natin kung gaano kahalaga ng mga taong napalapit kay Mr. Kabusiness tulad na lang nitong si Ate Vera, si Lito, yan sila Kuya Bong. Kumbaga, hindi niya kayang tiisin ang mga ito kung lalapit sa kanya, di ba? Pero ang ginawa ni Vera ay dahil nga sa nahihiya daw siya, ang ginawa niya ay hindi sila pumunta ni Lito dito kala ka-business. Ang ginawa nila ay lumipat sila ng ibang lugar. Mabuti na lang etong si Mr. Kabusiness ay para bang siguro sa pagdaan nila noon na pagbaybay nila ng bahay nila Kayla, ang nakita niya ay itong si Vera at saka si Lito. So, ang ayon kay Mr. Kabusiness, huwag na daw maghiya-hiya kasi alam naman nila na kilalang kilala na ni Ate Vera at saka ni Kuya Lito na hindi sila matitiis ni Mr. Kabusiness. So, ang ginawa nila, instead magpakita sila, nagtago sila. Siguro nahihiya na rin as usual na sinabi naman talaga ni Vera, nahihiya na daw talaga siya na ilang ulit na daw siyang tinulungan binigyan ng puhunan hindi umaasenso. Mga ka-business, alam naman po natin yung mga maliliit na tindahan katulad ng sari-sari store na puro chichirya naman ang laman niya. Saan mo po makukuha doon yung pambayad mo ng bahay? Yung pambayad mo ng mga upa, bahay, kuryente, saka tubig. Siyempre, alangan naman po ay mag-upa ka ng isang bahay ay libre yung tubig doon, natural hindi, libre yung kuryente doon, natural hindi, di ba? So,
sana po ay maintindihan ng mga tao na nanonood diyan kay Kabusiness at tungkol dito kay Vera. Kumbaga, kumakita mo lang talaga parang kasi nakabagbag lang damdamin, nakadurog ng puso na nakita ni sili, nakita lang ni Kabusiness yung sitwasyon ni Lito na nandoon ng lilimos ay talagang parang nadurog na talaga yung puso niya. So by this time, mga Kabusiness, mga kapapi, alam naman po natin na itong mga tinutulungan ni Mr. Kabusiness ay, kumbaga, parang pamilya na nila ito. Ayaw na nila itong masaktan. Ayaw na nila yung bang... yung ginawa ni Lito at saka ni Vera, ayaw na nilang masaktan si Mr. Kabusiness, si Mrs. Kabusiness na pati sila ay naibabas na rin ng dahil lang kay Lito at saka kay Vera. Yun siguro ang iniisip ni Vera na siguro na ano niya tawag dito, na babasa niya yung mga komento na talagang hindi maganda para sa kanila. Parang nahiya, kumbaga nahiya na siya na lumapit by this time. So although pinag-usapan naman nila ni Kabusiness na pagka gusto na nilang bumalik sa Maynila, magtrabaho, doon sila sa akin magtatrabaho, sabi ni ano ni Kabusiness. So kanila, kaila Vera ito ay kumbaga nahiya na talaga sila kahit inofferan sila ni Kabusiness na ganun, na dito na kayo sa akin, wala namang problema dito sa akin, tumulong-tulong lang kayo, okay na yon. At least, yung pera na isasahod ko sa inyo, katulad ni Vera ay sasahuran siya ni Mr. Kabusiness. So, yung sahod nila, pwede na nila yon iiponin, tapos mag-umpisa sila ng panimula ulit, kukuha sila ng pwesto, magtitinda-tinda sila uli, malay ba natin, de, bigyan pa ng chances, ano, although hindi naman sinasabi ni Kabusiness na yung mga tinutulungan niya, binibigyan niya talaga ng ano sa dulo, ng ano yung sinasabi niya na, ano yung sinasabi nila na ano na yung, yung bang, yun, yung bang pagkabanggit na nila na ay nahihiya na sila kasi mayroon nga silang mga siguro na babasa dito sa alam po naman natin ang dami talaga ng babash diyan sa kay Ate Vera kasi nga daw sa ganyan katulad ngayon ay instead na maawa ka dahil sa nakita mo yung sitwasyon nila siyempre yung bilang kapamilya yung pagturingan ninyo doon. So bakit kailangan pa, baga sabi ni Kabusiness, bakit pa kailangan mahiya pupunta si sila Lito at Vera doon, although yun naman ang pinag-usapan nila na doon sila titira. Bibigyan sila ni Kabusiness susweldohan ito si Vera nang makaipon uli at mag-umpisa uli. Hindi ba mga Kabusiness? So, hanggang dito na lang po ang aking reaction video dito. Ito po yung ang part 1 niya kasi may part 2 po siya. Yung akala natin ay... sige po, wag ko na lang munang banggitin. Dito ang part 2 niya. This is the part 1 dito sa aking reaction video kay Vera. Dapat kumbaga nakikita nila na nandyan sa kanila, hindi nila nakikita nasa lansangan tulad ng nakita nila kanina kasi parang nakakadurog kasi ng puso kasi kilalang kilala kasi sila ni Mr. Kabusiness at inalagaan talaga sila ni Mr. Kabusiness kahit ilang ulit na sila ay na fail sa kanilang buhay, yung bang na-fail for every, ilang beses na sila nagtinda, laging na-fail, gumana, baga, hindi pa gaanong sila, nakita natin na parang umasenso dahil lang doon sa
hanap buhay nila na ganun. Sari-sari store, syempre, hindi naman talaga kamakayanan yun, mga ka-business, diba? Kahit ako magsabi ako sa ganun na lang, sa ganung sitwasyon, sari-sari store, doon mo kunin araw-araw. Hanggang dito na lang po ang aking reaction video. Sana po nagustuhan ninyo itong aking reaction video kay Ka-Business Official. At don't forget to subscribe, Ka-Business Official, Papa Dins TV, at ang pangalawang channel nila na Ka-Family Ka-Business. So, so mga ka-business, kapapi, hanggang dito na lang po itong inyong lingkod, Admin The Mix Vlog, nagsasabing magandang gabi, magandang tanghali, o magandang umaga dyan sa Pilipinas. Itong inyong lingkod, Admin The Mix Vlog, nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and may Allah bless us all, and thank you very much. See you again, and bye-bye po. At saka, bago po yun, shout out sa aking lahat na new subscriber na nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po. May Allah bless us all, and good night po, or good morning, or good evening dyan sa bye-bye po, and see you again in my next vlog. Pansin ni Mrs. Ka-Business, at yun nga ang concern ay para maipa-check up, ano? Yeah. Parang napansin ko yun si... Ay, sorry. Napansin ko si Vera, yeah. Ha? Si Vera. Vera? Si Vera, yeah, yung asawa ni Lito. Nasa Tarlac yun? Di, parang napansin ko yun eh. Parang siya nangangala, parang naghahanap-hanap ng ano, ang kalakal. Ano meron sa ito? Alis pa yata siya, o na ano siya. Kawawa naman, Diyos ko. Kami na ba? Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal. Alright, so yun na, panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong bira tayo, mga ka-business. Bira lang? Bira banat lang? Alright. So yun po, mga ka-business, meron tayong misyon. Siyempre, tuloy-tuloy lang tayo sa pagtulong sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Ayun, siyempre, kasama natin si Bornok. Hello po, mga ka-business. At si Boyet. Hello po, mga ka-business. Maganda nga po. Alright, kasama rin si Diaz. Hello, mga ka-business. Magpagpalangaw. At yung aso. Naiwi yung aso eh. So yun, kasama natin Mrs. Ka-Business. Hello po, mga ka-Business. At andito rin siyempre si Intoy. Yes po, mga ka-Business. Si Bay Papay, si Bogey. Yes po, mga ka-Business. Yan po, mga ka-Business, aming minamahal. Pupuntahan natin ngayon, meron tayong mission kay... kay Diyosa, mga ka-business, ayun na nung nakaraang kasi nung pinuntahan namin ay hindi natin nakita. Nagsulot-sulot na kami doon sa ilalim ng mga kagubatan. Hindi man namin nakita si Kayla. Kamukha lang. Kamukha niya lang po. Naliligo din doon sa ilog. Ano po, mga ka-business. At ngayon sa pagkakataong ito ay palagay ko makikita na natin, kasi tinawagan ni Papa Dance yung kamag-anak doon at nakita nga raw po. So yun, mga ka-business, at syempre ipagmamalasakit natin dahil tuloy-tuloy kasi na lumalaki yung tiyan ni Kayla. Napansin ni Mrs. Ka-Business, at yun nga ang concern ay para maipa-check up, ano? Parang napansin ko yun si... Ay, sorry. Napansin ko si Vera, yeah. Ha? Si Vera. Ang Vera? Si Vera, yan yung asawa ni Lito. Nasa Tarlac yun? Di, parang napansin ko yun eh. Parang siya nangangala, parang naghahanap-hanap ng ano, ang kalakal. Saan? Doon banda eh. Ikutan mo nga. Balik ka. Ayun na. Ha? Ayun, ayun yun. Ayun yun. Yung tumakbo, nagtago. Parang tumago eh. Ayun, ang Vera. Ah,
Wait lang ya. Anuhin ko lang po. I-maneobra ko lang. Ito, pwede dyan, no? Sige. Ano punta rito yun si ano? Ha? Nakatahan ko sa may phone. Ano karating dito yan? Tarlac. Ano natin sa Tarlac na yan ah? Dito yun. Saan? Ayan, sa likod ng puso na yan. Baka kung makakawig lang. Makakawig? Posible naman yun, nandun yun eh. Nandun na yung mga gamit nun. At saka kung babalik man dito yan, dapat sa... dun sa bahay. Dito yun. Ay. Sige, sabi mo nga, no? Na, ano, kagawa ang pasukin mo ako. Pera nga. Ayun po, tayo. Pera nga, tayo. Sa Tarlac? Malik po kami rito. Apat na araw na po. Ma, apat na araw na kayo dito. Eh, bakit? Ang layo nito. Dito. Nangalakal po ako eh. Tensya na kayo, kuya. Dito ka nga. Iinit po. Ano nangyari? Bumalik po kami rito. Mahirap po sa amin eh. Wala rin po nga na buhay dun eh. Eh bakit hindi kayo tumuloy sa bahay, di ba? Naiyanap po ako eh. Kasi dami ko nang naging ano sa inyo. Ilang beses niyo po kung binigyan ng chance sa tindahan. Kaya naiyanap po ako. Wala na po kung kapal na buka para magpakita po po sa inyo eh. Buto nakita ka ni Burnok. Papunta kami ng ano, papunta kami kila Kayla. Tsaka paano kayo nakarating dito? Ano na ito ah? Layo nito. Sabi ito, Harmony. Harmony ito, karugtong ko ng bagong silang mga kabisnes. Kalookan yan dyan, pagtawid ng tulay. Ito Harmony, sakop na ito ng Bulacan. Ang boundary yung tulay dyan na... Tumakay na po kaming tricycle, andun po si Lito eh. Saan? Saan? Mamalimos din po. Namamalimos? Pasensya na po kayo. Mamalimos po siya ulit eh. Kailangan po kasi namin makaipon. Tumal po kaya nangangalakal din po ako eh. At hindi kayo nag-ano kayo na ano, kaya kuya, doon kayo dumiretso. Nagdi ka sa bahay dumiretso, Ate Vera. Nahiya na po kasi ako eh. Nahiya. Kaya sinasabi ni kuya na ang hiya. Ano, itimitimon na lalo. Pamilya na kayo ng... Bumili kayo na... Hindi pa kayo kumakain, ano? Magbili nga muna kayo ng ano ron, pantawid gutom. Mga kabisnes, saglit po ah. Ma, pakibigyan ng pera. Asa si Ate, si ano? Kaya lito po. Diyan po sa may ano. Niwan po po doon. Mamalumis po. Ilang araw niyo nang ginagawa yan? Apat na po. Apat na araw? Paiba-iba po kami ng ano eh, ng pwesto. Eh, ba't parang napansin mo yata, napansin niya yung van kanina nanok, no? Parang nagtago siya, no? Hindi po, kala ko po kasi ano, sabi ko baka kayo yun, nakahiya po eh, kaya nagtago po ako kanina. Well, hindi ko po alam, nababalik po kayo ulit eh.
alam ng nila nanay mo doon na ano bang paalam nyo? Ang paalam lang po namin babalik po kami dito sa Manila. Hindi po nila alam na ano. Na ganito po yung magiging sitwasyon namin dito. Hindi nyo sinabi na sa bahay kayo tutuloy? Hindi rin po. Pero alam po nila, baka alam po nila ganun kasi na-i-vlog po. Pero nahihiya na po kasi akong bumalik. Kaya sabi ko po kayo dito, baka sakali na lang po kami, malakay po ako, tapos na po eh, mamalimos na lang po. Diyos ko, Ate Vera, ano ba yung pinagagawa mo? Tapos okay, natutulog. Kung saan lang po butan, minsan po naglalatag lang sa tabi ng karton. Asa yung mga gamit niya, Ate Vera? Hindi po kayo dito. Parang kagaya ito kay Bung, ha? Diba? Mga kalakal na ganito. Nabibili ba ito? Oo. Nabibili yan pa. Nabibili yan pa yung mga ganyang plastic. Ganito, Ate Vera. Kayo, welcome naman kayo sa bahay. Naintindihan ka namin yung sinasabi mo, nahihiya. Oo, eh kaya lang, Ate Vera, andun yung katotohanan. Wala naman may gusto nun na malugi kayo eh. At saka, wala naman may gusto na hindi umangat ang inyong kabuhayan. Kaya lang, dapat matuto tayong tanggapin ng maluwag sa dibdib natin yung ano, yung mga na, yung ganun. Pwede naman tayo bumawi. Pero, ibig sabihin, yung ganito, hindi naman sa pinangungunahan ko yung desisyon mo, no? Wala namang masama kasi sa pangangalakal. Hindi naman masama yan, eh. Yung pamamalimos nilito, although na merong binabanggit ang ano, yung batas patungkol sa ganyan, nabanggit ko nung nakaraan vlog po natin. Kaya lang, si Kelito kasi ay isang PWD, so ibig sabihin na hindi masama, no? Umingi siya ng limos sa mga kababayan natin, merong mag-abot ng limos. Pero, Ate Vera, sana naman, kinonsidera mo naman yung ating, ano, yung bang pinag-usapan natin. Usapan, di ba? Yung pinagsamahan. Alam mo ba, Ate Vera, ikaw ang isa sa pinakauna sa ka-business family. Sumunod ka kay Bay Papaya, di ba? Bago si Bong, ikaw na. Saka si Lito na yung dumating sa ka-business house. Dami niya na po kasi binigay na pagkakataon sa amin mag-dalawa eh. Kaya sobrang nahihiya na po kami. Diba nga sabi, dapat ilagay sa lugar ang hiya. At saka may usapan naman na tayo eh. Pagkagaling niyo dun sa inyo, sa bahay niyo, pupunta kayo sa bahay. Tsaka yung sa Pati Vera, bukas lang, alam mo naman bukas yung tahanan namin. At ganito kasi yun, e paano kung napahamak kayo? Tapos maaaring ang iniisip ng mga kamag-anak nyo rin sa Tarlac, nasa puder namin kayo. O paano kung may nangyari sa inyo dyan? Kagaya lang binanggit mo kanina, natutulog lang kayo kung saan kayo naglalatag, sa bangketa. Opo, minsan po yung tabing kalsadang ganito po. Minsan po sa may palengke po. Ko, Ate Vera. Ang sakit sa dibdib, mga business. Hindi na kasi iba sa amin ito eh. Bagaman maraming business din na nabigo sa mga binigay namin pagkakataon, mga kabusiness, pero hindi maalis sa amin yun na bahagi na ito eh. Parte na ng pamilya namin itong mga ito. Kaya nga sasaktan kami. Huwag na ganyan, te. Ito sila yung trio. Kumain ka muna ito. Tubig siguro. Ang pinakaan na tubig. Intis mo yung gravity rig ang araw. Napakainit ng panahon. Kasi nangunguha o. Mga kalakal. Tanghali ka nangangalakal kasi sa hapon. Marami na po. Eh, paano kung ma-heat stroke ka dyan? Oh. Ate Vera. Diba? Eh, yung condition sa... Panaapok ko na lang po sa panalangit para lang po makasurvive.
Kausapin nyo nga ito si Ate Vera. Ano ka mga kabisnes, pasensya na. Pasensya na kayo, Kuya Ate. Oo nga, wala na nga yun. Kinalimutan na natin yun eh. Tsaka inaantay namin yung pagbabalik nyo. Ano ka ba? Ba't ka nahiya? Ba't di ka nahiya? Maraming pagkakataon bukas ng binigay niyo sa amin eh. Lagi ko po kayong nabibigo. Ay nako. Hindi. Ano ko ba yung paliwanag sa'yo? Andun na tayo. Andun na yung katotohanan na... Oo, sige. Nabigo. Nabigo mo yung aming inaasahan patungkol lalo na sa pagbili na wag nang magkukuha ng mga lending. 5-6. Pero hindi ibig sabihin nun, Ate Vera, hindi ka namin kayang unawain. Diba? Hindi ibig sabihin nun na... Hindi ka namin kayang intindihin. Material na bagay lang yun, ti. Diba? Material na bagay lang yun. Pero yung pagiging parte mo sa pamilya namin, hindi ka tambasa ng anumang halaga yun. Yung po na pong nauunawaan nyo kami, kaso po, minsan po kayo na po napapasama gawa ng pag-unawa nyo po sa amin. Kayo po lagi napapasama sa ibang tao, Ate Kuya eh. Naiiyak ako rito sa tagpong ito. Habang buhay tayo, may pag-asa, Ate Vera. Kung intindihin nyo yung mga sinasabi ng iba, intindi mo yung tayong nahigit na nakakita ng sitwasyon mo. Kasi iba nyo, nakikita yung sitwasyon mo. Kung intindihin nyo, huwag kang mahiya. Saka andito may... kami, andito kami ha. Saka may, may high blood. Makainit mo na. Ano, high blood ba yun? Low blood. Ano ba yun, Ate Vera? Low blood. Low blood. Kaya harap din yun. Kaya init. Malayo ba rito si Lito? Saan banda si Lito? Bandang Palengke po, Kuya. Sa Palengke? Oo, sumikit na po. Kasi ginakuma... Pero nasa lilim naman yun. Nasa lilim po kanina, hindi ko lang po alam kanina pa po kasi ako nag-iipot po eh. At saka marami-rami na rin ito. Tapos, paano yun? Magkano ito, Ate Vera, pag nabenta? Magkano lang po kasi... 4 lang po ang kilo ng plastic. Ito? Opo. Sige na, kumain ka. Sumubo ka muna kahit isang tinapay, tapos puntahan natin si Lito na kabisnes. Yung kaligtasan nyo kasi, Ate Vera, ang inilalagay nyo sa